at saka provisioning mission doon sa UAE was successfully carried out naman po. And aside from the reported laser incident involving yung ating Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard vessels, yung ating Western Command po has received no other reports of any similar incidents involving our Philippine Navy ships sa area and other foreign vessels. Mula rito, tiniyak ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na walang dapat na ipag-alala ang publiko, kasabay ng pangako na hindi nila hahayaan na muling maagrabyado ang mga sundalo ng bansa. Kahit pa ni Coloma, sinusundan lamang nila ang mandato rin ng pamahalaan na wala itong aatrasan at ipagtatanggol ang sobrenya ng Pilipinas. Totoo po yan, sir. Saan niyo po ang ating armed forces of the Philippines at ang ating Western Command na nakasabi na ating sandatang lakas patuloy pong ipagtatanggol ang ating teritoryo at i-uphold ang ating soberenya dito sa parte ng ating bansa sa West Philippine Sea at saka sa Western Frontier, ika nga. Sa huli, naniniwala pa rin ang opisyal na sa anumang problema ang kakaharapin ng bansa, lalo na sa usapin ng teritoryo at diplomasya, mas mainam pa rin anyang may maayos na pagkakaintindihan para maiwasan ng anumang gulo. Kahit sino naman po ay inaasahan po na everything will turn out fine sa ating pagpapatupad ng ating batas at saka pagpuprotekta natin sa ating teritoryo dito sa West Philippine Sea. China, mainit na ang girian sa Subic Bay Naval Base ng Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. At aircraft carrier ng China na kainkwentro umano ang Carrier Strike Group ng Amerika. Ang buong detalye sa balitang yan. Ang tumitinding tunggalian sa pagitan ng US at China ay lumilitaw na nagbibigay ng pagkakataon sa mga otoridad ng Pilipino na muling buhayin ang dating US Naval Base sa Subic Bay. Ang Subic Bay ay iniulat na nakahanda na makikinabang habang pinapalawak ng US at Pilipinas ang kanilang military partnership bilang reaksyon sa mga assertive activities ng China sa South China Sea at patungo sa Taiwan. Sinabi ni Roland Paulino, pinuno ng Subic Bay Metropolitan Authority o SMBA sa Nikkei Asia, na ang malalim na daungan ng Subic at kalapitan sa South China Sea ay ginagawa itong perpektong opsyon para sa mga operasyong militar. Ang SMBA ay isang ahensya ng pamahalaan na namamahala sa Freeport Zone na itinatag pagkatapos ng pag-alis ng mga puwersang Amerikano. Ito ay napakadiskarte, sabi niya. Isang oras lang ang layo mo mula sa Taiwan, ito ay mga 30 minutes ang layo sa pamamagitan ng F-14. Ayon sa mga otoridad ng Pilipinas, maaaring isa ang Subic Bay sa mga base militar na magagamit ng US. Gayun paman, sinabi ni Paulino na ang mga mas mataas na antas na opisyal ang gagawa ng pinal na desisyon at hindi niya makukumpirma ang anumang plano. Mahigit 30 taon matapos ang pagsasara ng basing pandagat nito sa Subic Bay, sinisikap ng US na muling itatag ang lakas militar nito sa Pilipinas. Noong January 2023, binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Estados Unidos ng akses sa 4 pang outpost ng militar, kaya naging siyam ang kabuuan. Binibigyang diin ang pag-unlad ng ugnayan sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi pa ibinubunyag ng Department of Defense ang mga lokasyon ng 4 na bagong site, ngunit nakasaad sa anunsyo na magbibigay daan ang mga ito sa mas mabilis na pagtugon sa mga sakuna na may kaugnayan sa humanitarian at klima sa Pilipinas. Bagamat mahigit 30 years na ang nakalipas mula nang isuko ng US ang dating pinakamalaking posisyong militar nito sa Asia, madalas na pinag-uusapan ng mga opisyal ng sibilyan at militar sa Pilipinas ang posibilidad na bumalik ang US sa Subic Bay. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, sinabi ni
Lieutenant Jerner Bartolome Bacaro, nooy punong kawani ng sandatahang lakas ng Pilipinas na ang estratehikong Subic Bay ay maaaring isa sa mga lokasyong magagamit ng mga puwersang Amerikano. Ngunit sinabi ng dalawang nangungunang opisyal ng Pilipinas na ang Subic kung saan matatagpuan ang isang kampo ng hukbong dagat ng Pilipinas ay kasalukuyang wala sa listahan ng mga lokasyon na hiniling ng Washington ng access para sa mga tauhan nito. Gayunpaman, nabanggit nila na maaaring magbago ito habang nagpapatuloy ang iba pang negosasyon. Ang paghisikap ng China na gawing militarisado at bawiin ang mga isla sa South China Sea ay nagpapaalala sa Maynila. Kamakailan, kinundina ng Pilipinas ang aksyon ng China sa pagdirekta ng military-grade laser sa isang barko ng Pilipinas sa South China Sea na ilarawan ng US bilang provocative at hindi ligtas at nanganganib sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang pinalawak na kasunduan sa depensa ay tinamaan pagkatapos pumili ng American Private Equity firm na Cerberus Capital Management na kunin ang bankrupt na Hanjin Shipyard sa Subic Bay. Ang Philippine Navy ay mayroon ding base sa Subic Bay. Tinawag ng mga opisyal sa Pilipinas ang rehabilitasyon ng shipyard na pinakamalaking public at private partnership sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaalyadong militar. Ang mga opisyal mula sa SBMA ay nagpahayag ng mga plano na muling simulan ang paggawa ng mga barko at pagkumpuni ng mga operasyon sa site na sumusuporta sa mga barko ng Pilipinas at mga barko ng US Navy, maging ang mga komersyal na barko. Sinabi ni Paulino na 18 kumpanya ang nagtatag ng kanilang mga sarili sa bakuran at inaasahang lilikha ng 5,000 hanggang 10,000 trabaho para sa proyekto. At para sa kadugtong na balita, aircraft carrier ng China na kaengkwentro umano ang Carrier Strike Group ng Amerika. Ang footage ay inilabas ng Chinese Navy noong Miyerkules ng pagkasanay sa English sa pangalawang aircraft carrier ng China na Shandong ay maaaring nagpahayag ng ilang mahalagang detalye na hindi pa nalalaman noon. Halimbawa, malaki ang posibilidad na ang Shandong ay nagkaroon ng malapit na engkwentro sa isang US Aircraft Carrier Strike Group sa South China Sea, sinabi ng mga eksperto sa militar. Ito ang Chinese Navy Warship 17, sigaw ng isang crew member sa isang maikling video ng Shandong na nagsasagawa ng aktwal na pagsasanay sa labanan sa South China Sea na nagpapakita ng J-15 fighter jet na lumilipad. Ito ay nagbibigay sa mga tao ng napakalaking pakiramdam ng seguridad. Inilarawan ng hukbong dagat ng China ang mga salita ng Shandong sa opisyal nitong WeChat account. Noong 2021, ang Type 055 Large Destroyer Nanchang ay nagpunta sa ibang bansa sa unang pagkakataon upang lumahok sa China-Russia Maritime Joint Exercise at Cruise. Sa Joint Cruise, ang mga sundalo ng Nanchang ay tumawag sa mga dayuhang barko at sasakyang panghimpapawid na sinundan sa Ingles na "Ako ay isang Chinese Navy 101. Ako ay naglalayag para tilihin ang isang ligtas na distansya mula sa akin." Sinabi ni Song Zongping, isang Chinese military expert at TV commentator sa Global Times na ang Chinese People's Liberation Army na mga barkong pandigma at mga eroplanong pandigma ay kailangang magsalita ng Ingles kapag sila ay nakatagpo ng mga dayuhang barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid. Naniniwala siya na posibleng nagkaroon ng malapit na engkwentro ang Shandong kasama ang isang US Carrier Strike Group sa South China Sea. Karaniwan ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid mula sa iba't ibang mga bansa ay palaging nanatiling ligtas kapag nagkita sila sa mataas na daga, sabi ni Song. At idinagdag na ang mga helicopter at barko mula sa magkabilang panig ay magbabantay sa paligid ng carrier ng isa't isa at sasabihin sa isa't isa kung sino sila at kung ano ang mga ito ay naglalayag ng walang puot. Bilang karagdagan, sinabi ng eksperto na mayroong dalawang posibleng sitwasyon para sa pagsigaw na maaaring naganap noong naka-duty ang Shandong. Ang isang sitwasyon ay ang mga dayuhang barko at eroplano ay malapit sa drill area kapag ang mga barko at eroplano ng China ay nagsasagawa ng mga drills. Kailangan tumawag ng Chinese military para ipaalam sa kanila na kung papasok sila sa drill area, pipilitin nilang itaboy ang mga ito. Sa kabilang banda, tatawagin din ng People's Liberation Army Navy ang mga dayuhang barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid na umalis at lumayo sa mga sensitibong katubigan gaya ng Nansha at Shisha Islands. Naniniwala si Song, isang napakalaking pakiramdam ng seguridad ay nagpapakita na ang People's Liberation Army Navy ay laging may determinasyon at lakas ng loob na lumaban at manalo. Hindi alintana kung ang militar ng US ay nagpadala ng mga aircraft carrier o hindi o kung gaano karaming mga aircraft carriers ang ipinadala sa South China Sea. Kapansin-pansin na inihayag ng US 7th Fleet noong February 12 na ang US Navy at Marine Corps na pinamumunuan ng USS Nimitz Aircraft Carrier Strike Group at ang 13th Marine Expeditionary Unit ay nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay sa South China Sea. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong taon na ang Carrier Strike Group
ay nakapasok sa South China Sea. Noong Enero 14, ang official na account ng People's Liberation Army Navy ay naglabas din ng pinakabagong shot ng pagsasanay ng Shandong sa South China Sea. Nagpakita na ang carrier na binubuo ng mga barko at fighter jet ng iba't ibang uri ay naghahanda para sa isang tunay na exercise sa labanan. Naniniwala ang mga eksperto sa militar na ang pagkakataon na ito ay nagpapakita na ang kahalagahan ng pag-deploy ng Shandong sa South China Sea. Sinabi ni Song na ito ay isang hindi maiiwasang gawaing militar at isa sa mahalagang misyon ng militar nito para sa Shandong, nagampanan ang tungkulin nito bilang isang barkong pang-combat sa South China Sea.